morning po sa mga kaibigan natin dyan sa Hito Kaalaman. Si Perds pong muli ito ng Hito Kaalaman. Ayan, after ng ilang oras po na biyahe po natin. So, ito na po yung ating idiniliber na 10,000 Hito Fingerlings at nandito na po tayo sa site, sa area ng ating customer. Okay? So, yan po, makikita nyo ay sa talagang sobrang maliliksi pa at mabibilis. At talagang nasa condition po yung ating mga idiniliber na Hito Fingerlings. At wala pong namatay kahit isa dito sa ating mga idiniliber. Okay? So, yan po. Kung makikita nyo, walang kabula-bula. Hindi po sila natingala. Hindi po sila lungkotin. Hindi po sila matamlay. At yan, masigla po ang ating mga idiniliber na Hito Fingerlings po. Okay, so after ng ilang oras na biyahe po yan, nakasama na po yung traffic po doon. So ganyan po tayo mag-deliver at talagang malalakas po sigurado yung ating mga ibinibigay na mga Hito Fingerlings. Okay, so ito naman po yung pond ni sir, yan. So ina-acclimate na po natin itong mga isda. Yan. So, yan, kung makikita nyo ay talagang malaki yung area ni sir. So, talagang luwag na luwag pa po yung 10,000 Hito Fingerlings po dito. So, ito po yung tank o yung concrete tank ni sir na pinakita ko doon sa nakaraang video po natin na pinagkuhanan po natin ng ating mga Hito breeder. Yes po, dito po tayo kumuha ng Hito breeder at ito po ay malinis na po siya. So, ginagawa po natin yung pag-a-acclimate. Hindi po natin dinediretso kagad yung mga Hito Fingerlings po natin upang yung tubig ng nasa plastic po ng mga Hito Fingerlings at yung tubig dito sa tanke ni sir ay magpantay po, magtama po ng temperature. So, ginagawa po natin yung acclimation ng about 10 to 15 minutes. Okay, so ito ngayon ay yan yung part po na yan ay dinadagdagan po natin ng tubig. Yung tubig po kasi niya ay nasa 1 foot lang. Okay, so sabi ko kay sir ay dagdagan po natin yung tubig ng at least 2 to 3 feet. Yan. So pinalagyan ko na rin po ng dahon ng saging ng sa ganun. Kung mapapansin nyo kasi ay open na open po siya at yung tirik ng araw ay talagang tirik na tirik po. So pinalagyan natin ng mga dahon ng saging para maging lilom naman po ng ating mga Hito Fingerlings. Okay? So kapag mababa yung tubig at atirik yung araw, yung flooring po, yung concrete sa flooring ay makakaapekto po sa ating mga Hito Fingerlings kapag sobrang init po. So nilagyan po natin ng dahon ng saging. Yan, para nandun sila sa ilalim at lilom po nila para safe po sila sa init sa sobrang tirik ng araw. Okay? So yan, nire-release na ni sir after ng 15 minutes. Nire-release na ni sir yung kanyang mga Hito Fingerlings. So binidyohan natin si sir at tiningnan natin kung paano siya mag-release ng Hito Fingerlings po niya. Yan. So dahan-dahan lang po sa pag-re-release si sir. Pero ako, kaya ako nandito, syempre para turuan na rin si sir ng tamang proseso o tamang paraan sa pag-release ng Hito Fingerlings doon sa naka-plastic pa. Okay? So, yan. Ganyan si sir mag-release. Yan. Pinapakita po natin. At importante din po sa pag-release ng Hito Fingerlings ay dapat dahan-dahan lang din po. Okay? So, yan. At tinaga ni sir yung goma na nandun sa pinakalak nung ating Hito Fingerlings doon po sa plastic. Okay, so nilalagyan po natin ng goma yon upang hindi po makalas yung ating plastic po na yun na may oxygen para sa biyahe po kahit aalog-alog po siya ay safe na safe po yung ating Hito Fingerlings. Kaya nilalagyan natin ng goma. Yung iba kasi hindi na po nilalagyan, iniipit lang, nilalak lang po nila using yun, yung plastic lang din po. Pero ako, naglalagay ako ng goma para safe na safe po talaga. Yan. Okay, ulitin ko lang po ha. Dapat po pantay po yung temperature ng tubig na nandun sa plastic at tubig po doon sa inyong pond para wala pong maging problema sa mga Hito Fingerlings para hindi po sila ma-water shock na tinatawag. Okay?
So, acclimate lang po natin ng 10 to 15 minutes. Yan. Okay, so ito na po ay bumaba na po ako para magbigay po ng tutorial. Kahit na, yan, panoodin nyo lang po yung aking ginagawa po na yan. So, yan po yung tamang pag-release ng mga Hito Fingerlings na nasa plastic pa. At kung maaari ay bumaba po kayo doon sa pond po para talagang safe na safe po yung ating Hito Fingerlings. Okay, so tinatanggal na po natin yung lastiko, yung goma, na talagang napakahigpit po niyan. Siyempre, para safe po yung ating Hito Fingerlings, kasi may nangyari na po dyan na habang nasa biyahe, ay natagtag yung lock. So, yan. So, ito muna, tinanggal na natin yung goma. Yan, so tinanggal natin yung pagkakapulon po niya at inilubog po natin. Yon, tapos yung oxygen po niya papunta dun sa ilalim, pati yung Hito Fingerlings. So, ganun lang po kadali yung pag-re-release ng ating Hito Fingerlings. So, una, tinanggal ko yung lock, yung pagkakabuhol nung plastic, tapos nilagay ko sa parting pailalim. Okay, tapos dahan-dahan kong inangat para yung Hito Fingerlings kasama yung tubig na nasa ilalim ng plastic ay diretso pababa po. So lahat po yun, diretso na po yun, kasama po yun dun sa pinakailalim. So ulitin po natin, ha. Yan, tinatanggal po ulit natin yung lastiko, yung goma. Yan, tapos tanggalin po natin yung pagkakabuhol po na yan, pagkakaikot ng plastic. Okay, so ilalagay lang po natin sa ilalim, tapos yun, diretso na po yan, wala na pong maiiwan po dyan sa plastic. So ganun lang po yung tamang pag-release ng mga Hito Fingerlings dito sa ating pan. Okay, so yun po, at sana ay may natutunan po kayo dito po sa aking mga tutorial po na ito ng pag-re-release ng Hito Fingerlings sa pan. Okay, so sa mga gusto pong umorder, yan, ulitin ko lang po. At yan, lagi nyong maririnig ito sa aking mga video na ako po yung nagbebenta ng Hito Fingerlings. Yan, 1 inch, 2 inches, hanggang 3 to 4, 5 inches. Yan, tapos available po sa akin yan. At napakamura lang po. Dahil ako ay direct farm, ako na rin po yung nagpapalaki po nyan. Yan, hindi po dumaan yan sa mga ahente. So ito po ay talagang farm po yan, farm ko po yan, galing po yan sa aking farm. So napakamura po yan, hindi po ako kagaya ng iba na papatungan pa dahil may ahente. Okay, so napakamura. At kung gusto nyo pong umorder, dito lang po ang aking location sa Batangas City. Malapit po ako sa Batangas City Pier. At ang aking contact number ay ito po, nandito po sa gilid. Yan, 0930-022-6404. Yan, para sa magandang klase ng Hito Fingerlings. Alam nyo, kapag magandang klase ang inyong Hito Fingerlings na bibilhin, sigurado, at maganda rin sigurado yung inyong maha-harvest. Okay? So kapag na nagpa-deliver ko yun ng Hito Fingerlings, tapos hindi pantay-pantay yung laki, ay magkakaroon po kayo ng problema. Pero ako, sinusure ko na pantay-pantay po yung laki, at sinisigurado ko na malalakas yung aking ibibigay na Hito Fingerlings. Yan, kagaya po nito na ipinapakita ko sa inyo, talagang para hindi po masira po yung ating mga customer, para hindi masira yung aking mga customer sa akin. Yan, syempre bibigyan ko sila ng magandang Hito Fingerlings, talagang quality. Yan, kagaya po nito ay yan, malalaki po yan, 5 to 7 inches. Yan, available din po sa akin yan. Okay, so sa mga gusto pong mag-order, ha, yan, pwede po nating ipa-deliver. Okay, so kahit malalayo po kayo, pwede po nating ipa-deliver po yan. So pwede naman po mag-pick up dito sa aming lugar sa Batangas City. Yan, tawagan nyo lang po ako dito sa contact number ko. Okay, so muli, maraming salamat, at maraming salamat sa patuloy na panunood dito sa aking mga video. At muli, nawa ay lahat po tayo ay pagpalain po ng atin pong Panginoong Diyos. Thank you!